again, welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka lang dito sa channel ko at napadaan ka lang, pues ito na yung pagkakataon para kulayan mong yung buhay. Oo, subscribe ka na dyan sa baba at i-turn on mo na rin ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. So ito na naman tayo mga kaartihan at nagbabalik na naman tayo dito sa ating programa na kung saan ay nagsasama-sama ang ating kapatirang artist at ito ang Artist of the Week. So ito na ang ating panglimang batch. Simula nung ginawa natin itong programang ito, ito na yung panglima. Oo, so nakakatawa kasi hanggang ngayon sobrang dami pa rin ang nagsesend sa akin. Oo, so ang haba na ng pila. Kaya yung iba ay nagchat sa akin, medyo naiinip na at ang tagal na raw nung ano. Oo, kaya huwag kayong mag-alala dahil lahat naman ng mga nagsesend sa akin, kahit mga beginners, kahit stick-stick lang yung mga drawing nila, kasama pa rin siya dito sa ating Artist of the Week. Oo, kaya naman mga kaartihan, huwag na natin itong patagalin at tayo ay tumungo na sa ating unang kalahok na itago na lang natin sa pangalang Phil Fernandez Lampo. O ayan, lampungan time! So itong si Phil ay taga Sogod, Southern Leyte. So napakalayo ng kanyang pinanggalingan. At ang inspirasyon niya sa kanyang pagdodrawing ay ang kanyang pamilya. Karamihan dito sa mga artworks niya ay made from charcoal. At ang nakakamangha dito ay wala raw siyang ginagamit na brush, kundi kamay lang ang kanyang gamit sa pagbe-blend ng charcoal. At ang nakakatuwa pa doon ay nanonood lang daw siya ng mga tutorial sa YouTube para matutunan niya kung paano mag-portrait. So ayan, relate na relate ako kayo, Phil. Dahil dyan din ako nagsimula sa panonood lang ng mga tutorial sa YouTube. Oo. Nakakatuwa itong si Phil Lampong dahil kahit na beginner lang siya, ay talaga namang makikita mo ang kanyang talento sa pagguhit. Oo. Kasi kung tutuusin yung mga gawa niyang yan, eh, mas maganda pa kung ikukumpara sa mga gawa ko nung ako ay nag-uumpisa pa lamang. Kaya congratulations sa you, Phil. At nararamdaman ko, eh, siguro after 6 months, talaga namang realistic na yung mga obra. Oo. So ayan na nga ang ating unang kalahok na si Phil Lampong. Maraming salamat sa pagsali dito sa ating programa. At magtungo naman tayo mga kaartihan sa ating pangalawang kalahok na itago na lang natin sa pangalang Lando Dino Jr. Oo. So ang pahayag ni Lando, pwede pong makisali? Natuto po akong mag-drawing on my own po. Wala pong marunong mag-drawing sa pamilya namin, kaya siguro masasabi kong gifted ako. Pagdating sa bagay na to, although hindi pa ako ganun kagaling, pero pagsisikapan ko pong maging magaling katulad ng mga iniidolo ko sa larangang ito. Ang inspirasyon ko po sa pagdodrawing is siguro yung mga kapwa artist ko na sobrang galing na kagaya nyo po. Ay, ang taray naman. Maraming salamat naman sa'yo, Lando. Oo. At isa ako sa mga iniidolo mo. Taray naman. Nakakatuwa naman. So, ayan. Maraming salamat sa'yo, Lando. Oo. Nakakatuwa yung mga artworks mo kasi baguhan ka pa lang din, pero ano, nagagawa mo ng pagsabayin ng charcoal tsaka yung ano, graphite, pati yung colored pencil. Oo. Ayan, good luck sa'yo, Lando. At sana ay balang araw makita rin tayo. Oo. Maraming salamat sa pagsali mo dito, ka Lando. Oo. At magtungo na nga tayo mga kaartihan sa ating ikatlong kalahok na ilantad na lang natin sa pangalang Edmar Sumuba Lapus. Oo. Hi, Idol Gary. Ang pagkahili ko sa arts ay nagsimula noong May 2018. At ang unang medium na aking natutunan ay ang graphite. At nag-oil pastel ako noon. I was inspired by my co-artist at isa pa ay ang Guhit Pinas na sa tingin ko ay nakatulong ng lubos sa akin. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin akong gumuguhit. At sa paglipas ng panahon, mas madami pa akong natututunan na iba pang mediums like watercolor, colored pencil, at nagkakaligrapi na rin ako. At lahat ng yan ay produkto ng pagsisikap, determinasyon, at ang Guhit Pinas na siyang nagturo sa akin. Maraming salamat po! Grabe, nakakatuwa yung mga artworks nitong si Edmar. Oo, kasi ako, kung mapapansin nyo sa mga likha ko, talaga naman more on portrait ako. Pero itong si Edmar ay kakaiba. Oo, kumbaga lahat na sinusubukan niya, nag-portrait na siya. Tapos meron na rin siyang calligraphy. Tapos meron din siyang contemporary. So ayan, dyan ako hirap sa mga ganyang klase ng art. Kaya naman sobrang proud ako sa'yo, Edmar. O, kasi sa mga nakita kong artwork ko, talaga namang malaki ang ano, malaki ang chance na balang araw, magkaroon ka ng pangalan dito sa ating industriya. Oo. Maraming salamat sa'yo, Edmar, sa pagbabahagi ng iyong istorya. Oo. At
naway dumating ang panahon na tayo ay magtagpo. Oo, Diyos ko. At magtuloy na nga tayo, mga ka-artihan, sa ating ika-apat na kalahok na ilantad na lang natin sa pangalang Ebar Casinillo. Oo. So ito na nga ang istorya ng ating kalahok na si Edmar Casinillo. I'm Edmar Casinillo, the aspirant young artist of Cabagan, Isabela. So ang medium na ginagamit ni Edmar ay charcoal, colored pencil, soft pastel, painting and caricature ang kanyang mga ginagawa. Grabe, di ba? Kakaiba rin. So ang sabi niya, nag-start akong mag-drawing nung isinilang ang baby ng ate ko. Siya yung swerte namin sa buhay. Hindi ko akalaing matututunan ko to without expectation. August 2017, una akong sumubok pero dahil di pa nga kagalingan, may nambabash sa akin. Ang gigigil ako sa mga basher eh. Oo. Natuto ako sa pagdodrawing ng portraits. Not because hilig ko magdrawing nung elementary ako. But syempre dahil ito kay Lord na siyang nagbigay ng talent ko and sa grupo na madami akong natutunan. May classmate akong magaling mag-draw at isinali ko siya sa aming grupo. At nung tumagal, binash niya ako. Kaya ito ang naging inspirasyon ko para maging mas magaling pa. Gusto kong patunayan na gagaling pa ako and deserve ko ang maging artist. Pero dahil mahirap lang din kami, hindi na ako minsan humihingi ng allowance kay na mama at papa dahil may konting kita din naman sa pagdodrawing. Hindi ko itinataas ang presyo ko upang sa gayon madaming magpagawa. Dahil ang nasa isip ko, I don't need more money, but I need them to appreciate my artwork. Yan ang naging dahilan kung bakit ayaw ko bumalis sa pagiging artist. So itong si Edmar ay may konting payo sa atin. So ang sabi niya, payo ko lang sa lahat ay sana mag-practice lang tayo at huwag tumigil kung gusto mo talagang matuto. At laging pasalamatan ang nasa itaas na nagbigay ng talento sa bawat improvement. Ang taray naman ni Kuya Edmer. So itong si Ka Edmer Casinillo ay merong YouTube channel. Kaya naman mag-subscribe na rin tayo sa kanya, mga ka-artihan. At suportahan natin ang ating mga kapatirang artist. Oo. So natutuwa ako dito kay Edmar Casinillo kasi nagulat ako minsan nag-post siya ng picture niya na nagdo-drawing siya kay Ann Curtis tsaka kay Vice. Tapos parang katulad siya nung mga post-post ko sa Facebook na habang nagdo-drawing, nagpi-picture. Kaya nagulat ako kasi akala ko ako yun. Tapos yun, sabi ko, ay nakakatuwa. Nakakatuwa kasi kumbaga may sumusunod dun sa yapak ko. Oo. Kaya naman ang tuwang-tuwa ako dito kay Edmar Casinillo. Kaya sana isuportahan din natin itong batang ito. Oo. Tsaka nakakatuwa ka kasi sinabi mo nga kanina na hindi ka nagtataas ng presyo ng mga gawa mo. Na kung saan malaking advantage dun sa mga artist na medyo mataas magpresyo. Oo. So ayan, maraming salamat sa'yo Edmar Casinillo sa pagsali dito sa aking programa. At sana ay mas gumaling ka pa. Oo, mag-practice ka na mag-practice. Everyday ka mag-practice. Tulad ko, dahil hanggang ngayon ako ay nagpa-practice pa rin. Oo. At natutuwa ako na masaksihan yung improvement mo. Kasi nung bago-bago ka pa lang, nakikita ko yung mga gawa mo. Tapos nagulat nga ako, after ilang weeks lang, ay talaga naman ang laki ng improvement mo rin. Oo, iba talaga pagka gustong matuto, hindi ba? Oo. So yun na nga, maraming salamat sa'yo, Edmar Casinillo. At sana ay dumating yung panahon na tayo ay magkita. Oo, makita ko yung pagmumukha mo. Oo. Maraming salamat, Edmar. At dumako naman tayo, mga ka-artihan, sa ating ikalimang kalahok na ilantad na lang natin sa pangalang Joshua Ocampo Falcon. Oo. So ito na nga ang mga artworks ni Joshua. Talaga namang mamamangha kayo sa mga gawa niya kasi talagang siya, magaling na bata. Oo. So ito, nakita ko yung mga gawa niya is more on digital artworks. Grabe! Alam nyo ba na sobrang hirap talaga yung gumawa ng digital? Kasi nagtry na rin ako yan dati at Diyos ko, siguro mga 10 minutes pa lang umayaw na talaga. Oo. Grabe yung mga gawa niya, di ba? Sobrang ganda. Oo. Ang dami niya ng mga tsaka mahilig rin siya mag-drawing ng mga artista. Oo, tulad ko. Oo. Pero ang pinagkaiba lang namin is sa kanya is digital art, tapos sa akin traditional art. Oo. Pero meron rin siyang mga traditional art kasi meron siya ditong gawa niya sa charcoal pencils. Oo. At maraming salamat sa iyo, Joshua, dahil nakasubscribe ka na dito sa aking channel. Thank you so much naman.
So ayan, 'di ba nakakatuwa? Sobrang gaganda ng mga gawa niya. Oo, sobrang hirap. Ang maganda lang dito sa digital eh ano, kapag ka nagkamali ka, hindi mo na kailangang ano, hindi katulad ng mga hindi katulad ng ginagawa namin na traditional artist. Na kapag ka nagkamali kami, papalitan na namin yung papel. Oo, tapos masasayang yung art materials. Pero dito sa ginagawa niya, hindi na siya masasayangan ng ano, ng mga papel-papel. Ang masasayang lang sa kanya dito is oras lang. Sobrang galing ng mga gawa niya, 'di ba? So ayan na nga Joshua, maraming salamat naman sa pagsali dito sa aking programa. At sana ay balang araw magawan mo rin ako ng ganyan. Charot lang, ikaw naman, baka naman maniwala ka. Pero ikaw, kung gusto mo rin naman, oo, madali lang naman nakausap, sino ba naman tayo para tumanggi. So ayan, maraming salamat sa'yo Joshua sa pagbabahagi ng iyong sobrang gandang artwork. Maraming salamat Garden Joshua! At magtugon naman tayo mga partyhan sa ating huling kalahok na itago na lang natin sa pangalang Kayran James. Oo! So ang sabi ni Kayran, katulad mo elementary pa lang ay mahilig na ako sa drawing. Sa tuwing may nakikita akong magagandang artwork, tinititigan ko talaga yun ng matagal. Naa-amaze ako. Naalala ko ako pa yung pinagdi-design ng guru namin sa mga bulletin board at sa stage kapag may mga events sa school. Hanggang sa mag-high school ako, ganun pa din. Sumasali din ako sa mga poster making contest, pero yung mga drawing ko noon is more on nature at mga cartoon character lang. Kaya lang, nung magsimula na ako magtrabaho, mga 2012, ay dun ako tumigil sa pagdodrawing. Naisip ko kasi noon, tama yung sinasabi ng ibang tao na hindi ka magkakapera sa pagdodrawing. Kaya nag-focus na lang po ako sa ibang trabaho. Hanggang 2015, dito na ako nagtrabaho sa Iloilo. By the way, taga-Guimaras talaga ako. Nagtrabaho ako sa isang mall at every time na walang customer, ang ginagawa ko para malibang ay nagdo-drawing ako. At nakikita po yun ng mga kasamahan ko. At one time, binyag yun ang anak ng katrabaho ko, nakiusap siya sa akin na kung pwede ko siyang gawa ng cut-out letter. Ginawan ko naman at ang daming nagandahan sa gawa ko. Hanggang sa tuloy-tuloy yung mga nagpapagawa sa akin, 2018 lumipat ako ng trabaho, nag-sales associate ako kay World Balance tulad mo, at ito na yung pinaka-tumatak sa akin. Closing shift ako noon at wala masyadong customer. Kagaya na ginagawa ko dati, nagdo-drawing ako habang nakatayo. Para hindi ako antukin. Hindi ko alam, may tumitingin pa ng customer sa likod ko. Diyos ko, buti na lang, hindi coordinated. Kundi, jungle ka kaagad. Diyos ko po. Nagulat ako nung may nagsabing, magaling ka palang mag-drawing? Ayun, usap-usap kami hanggang sa binigyan niya ako ng tips kung paano kumita sa pagdo-drawing. Negosyante siya, by the way. Ayun, sinunod ko lahat ng mga sinabi niya sa akin. That night, naisipan kong i-search ang Guhit Pinas dahil sabi ni Sir sa akin, pag-aralan ko daw yung realism portrait kasi mas marami nagpapagawa nun. Mag-enroll daw ako sa art class para madaling matuto. Nag-join ako sa Guhit Pinas at doon ako mas lalong na-inlove sa art. Sa sobrang ganda ng mga artwork na nakikita ko, most especially sa mga gawa mo, yung taray naman! At sa iba pang mga mamaw na artist, sa Guhit Pinas ko din nalaman yung mga technique sa pagdodrawing. Hanggang sa bumili rin ako ng mga art material para subukan din ang mga realism portrait. Hanggang sa tumanggap na ako ng mga commission portrait. At nag-iipon na para sa art material sa colored portrait. Nagpapasalamat talaga ako kasi dahil sa gawa mo, challenge ko yung sarili ko na subukan din. Siyempre sa mga kaibigan ko na nagtiwala sa akin na magpagawa ng portrait, kahit alam nila na baguhan pa lang ako. So ayan na nga, Kayran James, Diyos ko, di mo naman sa akin nasabi agad na ikaw ay taga-World Balance din dati, oo. So ayan, nakakatuwa kasi ano, isa ako sa mga ina-idolize mo. So ayan, maraming salamat sa'yo at sobrang galing ng ano mo, ng style mo dun sa mga ano, mga sinend mo sa akin ng artworks. Ano, pwede ka dun sa mga ano, party needs, oo. Hindi na ako magtataka isang araw, eh magkakaroon ko ng isang ano, isang art shop na kung saan nagsama-sama dun yung artwork mo, tapos yung mga ginagawa mo rin dun sa ano, yung parang ano, pang birthday-birthday, oo, nakakatuwa. So ayan, sobrang na-inspired ako dun sa kwento mo at pili at sobrang enjoy ako habang ginabasa ko kahit na medyo natutuyuan na ako ng laway, oo. Sana nagpadala ka naman dito kahit maiinom lang, kahit mineral water lang, grabe ka naman talaga Kayran eh, oo. So yun na nga, maraming salamat sa'yo Kayran James at sana ay dumating yung panahon na tayo ay magtagpo din, oo, ka-World Balance. Ayan, maraming salamat sa'yo at sana ay patuloy mo pa rin akong suportahan dito sa aking mga pinagagagawa, oo.
So yun na nga mga kaartihan, ang ating huling kalahok na si Kaylan James. So yun na nga mga kaartihan, doon na natatapos ang ating Artist of the Week, Batch 5. Oo. At doon sa mga gusto pang sumali sa aking Artist of the Week, maaari po kayong mag-send sa akin ng mga ilan sa mga artworks nyo at ilang info. At huwag nyo na masyadong habaan. Oo, at ako yung medyo hinihigan. Pwede nyo namang habaan, pero magpadala muna kayo ng mga lapang-lapang. Oh, para habang binabasa ko siya, ilapang-lapang ako dito. So ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nag-send sa akin ngayong araw na to. At sobrang nakaka-inspired yung mga kwento nyo. Iba't ibang artist, iba't ibang kwento, at iba't ibang motivation ang naiaambag nyo sa mga artist na tulad ko at sa mga tulad ng nanonood. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo naman kalimutan na i-likes tong video na to. Oo. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dyan sa baba at i-turn on mo na ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng video. At i-follow mo na rin ako sa aking mga social media account, sa aking Instagram, sa aking Facebook, at sa aking art page. At sumali na rin kayo sa aming grupo na Artist Dreamers. Maraming salamat mga ka-artihan. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!